Hintayin natin lumabas yung display. Yan, lumabas na siya. Tapos saka natin i-start. Tapos i-start, nakasit na kasi siya ng revving niya, auxiliary and main. So proceed tayo next. Ito naman yung mga limit niya, 78 degree, umaalarm siya. Pagdating ng 80.6 degree, mag shut off siya. Yan ang limit niya ng boom, 80 degree, siya shut out na siya. Tapos ito yung capacity niya sa main, 81 tons, sa auxiliary 13.5. so proceed tayo. Okay, yan na po siya. Tapos yan, nakalagay dyan sa computer, auxiliary ang ginamit natin. So kung gusto natin ilipat sa min, long press lang natin to. Yan, ilipat na siya. Ito naman yung diesel level. Ito yung boom mode. Gusto mo ng malakas ang swing, ilagay mo rito. Gusto mo ng mahina, ilagay mo rito. Tapos ito yung boom up mode niya pag nakapagong tayo. Tapos ito yung camera niya, winch camera, drum. Yan. Tapos sa likod niya, yan lang. Tapos ito yung control, swing lock. Yan, naka swing opening yan. Tapos ito pag yan, naka lock. Tapos ito yung accelerator niya. Pagdagdagan natin, makikita mo dun sa computer. Tapos pag i-minus natin, pihit lang na pihit, ganun. Ito, gamit nito auxiliary at saka swing. Tapos sa kabila naman, horn at saka pagong mode sa ano niya, pagong at saka rabbit mode sa winch niya. Tapos ito yung PTO. Yan, operation yan. Yan, naka-shut off ang PTO niyan. Tapos ito yung travel stick niya, reverse and forward. Tapos may mga ano din siya sa boom. Ito yung gusto mo nung mahina yung boom niya, mahina lang gumalaw, minus, plus minus lang yan. O sa winds naman, ito pagong, pagong saka rabbit. Ganun din sa kabila. Yan. Tapos ito yung mga lock, lock ng winds niya sa auxiliary at saka sa main. Tapos ito sa boom, ang third boom. Yan, naka-unlock yan. Ito yung model ng bago sa kabil ko, 250 tons, CKE 2500 DASD, latest model ng kabil ko. Yan lang muna guys, sa sunod
bibidyoan ko rin yung ibang mga units dito na masampahan ko para i-share ko sa inyo yung mga settings.